Hello mga ka-drivers, welcome back sa ating channel. For today's episode, manghuli lang tayo ng catfish or kwabutan dito sa amin, local din sa amin kwabutan. Kasi saan natin namin yung madalang talaga yung isda kapag may buwan na. Itong setup ko guys na gagamitin. Natin na mahabang mana para hindi tayo siyempre napak ito made sa ano lang to container tsaka itong isa naman made sa fiberglass. So let's go. Tapayin na yung mamaya mga ka-drivers kung anong huli natin. Maraming salamat. Ayan, so bali dito lang ako sa tapat sa amin. Nakita nyo naman yung mga street lights. Try natin kung makarami tayo ngayon. Bali, target natin yung cuttlefish lang. So, ayun, sa mga silent viewers, sa marapag subscribe, maraming salamat. Sa hindi pa, pakisubscribe na lang po. At maraming salamat sa support. Ah. Let's go! Ayan, pagkulusong ko pa lang sa dagat, pumunta na ako sa medyo may kaliliman. Pansin naman natin na medyo mahaba talaga yung damo sa dagat. So disadvantage kasi mahirapan tayong makita ang cuttlefish kasi pag nasilawan niya ng flashlight automatic tatago yan sa mga damo. Ito naman may nakita akong dali-dali, good size talaga, mga 1 kilo siguro to. Kaya kinuha ko na, masarap din to sa ihaw lalo na pag manghang yung suka tsaka marami kayo kakain, diba? Sa una naman may nakita akong box fish. Sa iba nito may nanguhuli ng ganito taktas, ginagataan nila kasi masarap din to eh. Pero di ko na lang hinuli kasi di pa ako nakakain ito. Maganda siya tingnan, di ba? Ito may nakita akong needlefish. Tingin ko naman good size na siya. Tapos syempre madalang yung isda kasi malaki yung buwan. So I take a shot, then boom. Ito yung first huli natin na needlefish. Masarap din to sa ginilaw. Masarap to pag tanggalan mo ng buto tsaka balat. Ganyan yung technique kapag nagkikilaw ka ng ganyan. Tsaka di ko advisable na titira kayo nito kasi delikado, matulis yung nguso. Ito naman may nakita akong danggit na tumago sa bato, mga kulang-kulang siguro mga 100 grams. Ayan. Danggit. Good size ta. Kaya kunin na natin pag ulam. Dito banda wala pa akong huling cuttlefish. Wabot na tayo sa pagpay, wala pa rin. Wala tayo doon sa may dulo. Doon ba na sa parula? Try natin doon. Pagka-dive ko pa lang, may nakita na akong kusit. So, I take a shot. Kasi pwede na to pang ulam. Masarap kasi yung laman nito. Medyo matamis-tamis. Kusit. And the moment of truth, sa hinabahaba ng langoy ko,
nakita na ako ng cuttlefish. So, isa lang to, pero good size na siya, nasa 600 grams na. Kinuha ko na kasi pang-ulam lang talaga to, walang pang-ulam. Sa wakas. Ito yung last na huli ko na cuttlefish. Tapos napagpasyahan kong umuwi na sa amin kasi medyo gabi na. Fish, dali-dali, tsaka cuttlefish. Sa amin dito kapag diabot kilo, buko-buko tawag, malaki kubutan. Ay, danggit. Ilawin natin to cuttlefish na nakuha ko. Masarap to kapag ilawin, pero bago yan, balatan muna natin. Try niya magkilaw, mga ka-divers. Masarap talagang cuttlefish, lalo na pag mga isang kilo pa baba kasi malambot pa yung laman. Napakasarap talaga ng nag-spear fishing ka na, may pang-ulam ka na, at syempre may pang-binta ka na, pambili ng bigas. Diba? Kinilaw natin. Hello mga rivers, so ayan. Okay na yung kinilaw natin. Saka yung misis ko nagluto na ng saging. Ayan, saging na hilaw. Kain tayo. Na 20.9 million pesos na Priority Development Assistance Funds ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy Jr. Pero inabswelto ng anti-graft court si Pingoy Jr. sa mga kasong graft, malversation at direct bribery. Hindi umano sapat na ebidensya laban sa kongresista ang testimonya at dokumentong inihain ni whistleblower Arthur Pingoy sa korte. Kung ano tayong kan. Nakapwa ako sa loob ni Napoles. Pinatulong nila ng parusa 6 hanggang 10 taong kulong para sa bawat isang taong graft at 10 hanggang 8 taong kulong para sa mga kasong malversation. Pinababayaran din sa kanila ang 20.9 billion pesos na alaga ng PDAP na nawaldas. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Adrian Ayali. Tikman natin.